Hello ka-anime, ang kwentong ito ay isang kathang isip lamang, walang kinalaman sa tunay na kwento o original na slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. Check this. College Matches Chapter 36. Mga sir, pwede ko bang malaman kung bakit ninyo nagawang bugbugin yung center ng Tokyo Brave Warriors? Tanong ng media reporter sa apat. Hindi kasi maganda ang ginawa ni Hiroshi Morishige. Dahil bukod sa siniko niya si Sakuragi sa leeg, ay binanggapan niya ito gamit ang kanyang likuran. Kaya tumama ang likod at ulo ni Sakuragi sa bakal na haligi ng court. At saka isa lang ang nais ipahiwatig ng ginawa ni Morishige kay Sakuragi. Balak niyang sirain ang basketball career ng henyo, kaya nag-alab ang galit namin sa kanya. Paliwanag naman ni Sawakita sa media reporter. Kahit isang buwan ko pa lang na nakakasama si Sakuragi ay masasabi kong isa siyang magandang halimbawa para sa mga basketball player na katulad namin. At saka, hindi lang isang magaling na basketball player si Sakuragi para sa amin, dahil isa rin siyang mabuting kaibigan para sa amin. Dugtong pa ni Harikawa sa sinabi ni Sawakita. Napatango naman ang mga kasama ni Harikawa sa kanyang sinabi. Dahil sa narinig ng mga manonood, ay sinaluduan ng mga ito sina Sawakita, Rukawa, Kenzo at Harikawa. At maya-maya ay lumapit sa announcer ang presidente ng college basketball na si Mr. J. Shido at hiniram nito ang mikropono. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Nais ko lang sabihin sa inyo na pagkatapos ng huling laban na magaganap sa araw na ito ay pansamantala muna naming ititigil ang college matches dahil magkakaroon kami ng pagpupulong at pagre-review sa naganap na laban ngayon. At ire-review din namin ang mga nakarang laban ng Tokyo Brave Warriors dahil marami na kaming natatanggap na reklamo mula sa ibang mga player ng ibang team na napakahilig mamisikal si Morishige. At pagdidesisyonan din namin kung ano ang ipapataw namin na kaparosahan kay Morishige. At pansamantalang pagtigil ng tournament ay tatagal ng 4 hanggang 7 araw at nakadepende pa iyan sa pagre-review ng mga nakarang laro ng Tokyo Brave Warriors. Yun lamang po at hangad ko ang inyong pag-unawa. Maraming salamat po. Paliwanag naman ni Mr. Shido sa lahat. Sa pagkakataong iyon ay sari-saring insulto ang natanggap ng Tokyo Brave Warriors mula sa mga manonood. Ilang sandali pa ngang lumipas ay nagtungo na ang magkabilang kupunan sa kanilang locker room. Samantalang si Namira, Rika at Haruko naman ay nauna nang magtungo sa ospital kung saan naka-confine si Sakuragi. Nang matapos ng magbihis ay nagtungo na ang buong team ng Kanagawa Rising Sun sa pinakamalapit na restaurant upang maghapunan. At habang naghahapunan ang lahat ay pinag-uusapan nila ang nangyari sa kanilang laban kanina at nag-aalala sila kay Hanemichi. Nako, madidisgrasya pa yata ang basketball career ni Hanemichi. Nag-aalala ang wika ni Zen habang kumakain ito. Hindi iyan. Alam naman nating gawa sa bakal ang katawan ng gunggong na iyon. Tugon naman ni Rukawa kay Zen. Sana okay lang si Sakuragi, idol. Pag-aalalang wika ni Dave habang nakatingin sa bintana ng restaurant. Huwag ninyong alalahanin ang basketball career ni Sakuragi. Dahil makakabalik pa si Sakuragi sa laro. Wika ng referee na nag-referee kanina sa laban ng Tokyo at Kanagawa. Napatingin naman ang lahat sa referee na sa pagkakataong iyon ay kumakain din sa restaurant ng kanilang pinagkakainan. Diba? Ikaw yung nag-referee kanina sa laban namin? Tanong ni Hashimura sa referee. Oo mga pre. At saka, hindi ko tinawagan ng technical foul yung 4 na bumugbog kay Morishige
dahil napakabastos at walang galang ng player na iyon. Kahit officials ay sinasagot ng pabalagbag ng player na iyon. Kaya inayahan ko siyang mabugbog at saka kasama rin ako sa mga nagreklamo kay Morshege. Paliwanag naman ng referee sa buong team ng Kanagawa. Matapos maghapunan ay nagpasya na muna ang mga kakampi ni Sakuragi na umuwi muna sa kanilang tahanan upang makapagpahinga. Sa ospital kung saan naka-confine si Sakuragi. Nang makarating na sina Mira, Rika at Haruko sa ospital ay naabutan nila sina Kenshin, Rinshin, Sawataro at ang apat na ungas na nasa waiting area at nakaupo sa mahabang upuan. Sa pagkakataong iyon ay naupo si Mira sa tabi ni Sawataro. Samantalang si Rika at Haruko naman ay naupo sa tabi ng kambal. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay lumabas na si Narina at Hana sa silid kung saan naka-confine si Sakuragi at nilapitan nito si Mira, Rika, Haruko, Kenshin, Renshin at ang apat na ungas. Mama, kumusta na po si Hanemichi? Naluluhang tanong ni Mira sa kanyang ina. Huwag na kayong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan ni Hanemichi. At wala namang naging pinsala sa ulo at likod niya. Pero kailangan pa niyang manatili ng isang araw dito sa ospital para mapadali ang recovery niya. Tugon naman ni Hana kay Mira. Kahit napapaano ay nakahinga na lang ng maluwag ang lahat ngunit nag-aalala pa rin sila kay Sakuragi. Haruko, may pinapasabi nga pala sa iyo si Sakuragi bago siya mawalan ng malay kanina. Wika ni Mrs. Rina. Kay Haruko. Ano po iyon tita? Tanong naman ni Haruko kay Mrs. Rina. Ang totoo ay ayaw kanyang papuntahin dito sa hospital dahil ayaw niyang makita mo siyang nahihirapan at ayaw niya na kinaawaan mo siya. Naluluhang tugon naman ni Mrs. Rina kay Haruko. At saka Haruko, ayaw sana naming sabihin ito sa'yo dahil alam naming masasaktan ka pero kailangan eh. Haruko, nais ni Sakuragi, nahiwalayan muna siya. Malungkot namang wika ni Hana kay Haruko. Halos madurog naman ang puso ni Haruko dahil sa kanyang narinig hanggang sa hindi na ito napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha at tuluyang napahagulgol. Pero bakit naman po niya iyon nasabi? Mangiyak-iyak na tanong ni Haruko kay Hana. Naalala kasi ni Sakuragi ang sinabi ni Dave na kaya siya nagugustuhan ng mga babae ay dahil sa talent niya sa paglalaro ng basketball. At doon ay nagkaroon si Sakuragi ng isipan na kaya mo lang siya nagustuhan ay dahil sa talent niya sa paglalaro ng basketball. Paliwanag ni Hana kay Haruko. Sa pagkakataong iyon ay lalong napaiyak si Haruko sa sinabi ni Hana. Aaminin ko po na noong una ay nagkagusto ako sa isang lalaki na nangangalang kay Dirokawa dahil gwapo siya at magaling maglaro ng basketball. Pero baliwala kay Rokawa ang feelings ko para sa kanya dahil may iba siyang gusto. Pero noong umamin na sa akin si Sakuragi ay narealize ko na hindi dapat ako tumitingin sa talento ng isang tao. At saka palagi pong nasa tabi ko si Sakuragi kapag kailangan ko ng kausap. At noong umamin siya sa akin, ay doon na po ako nagsimulang magka-crush hanggang sa magkagusto na nga po ako kay Sakuragi. At ang pagkagusto ko kay Sakuragi ay iba sa pagkagusto ko kay Rokawa dahil nagustuhan ko po si Rokawa dahil sa talento niya lang sa paglalaro ng basketball. Samantalang si Sakuragi naman ay nagustuhan ko dahil sa ugali niya at totoo siyang tao. At ang tunay na pagmamahal ay naramdaman ko kay Sakuragi kaya hindi po totoo ang iniisip ni Sakuragi na nagustuhan ko lang siya dahil sa basketball. Naluluhang paliwanag naman ni Haruko sa ina ni Hanemichi. Agad namang lumapit si Hana kay Haruko at niyakap niya ito ng mahigpit. Alam ko naman na nagsasabi ka ng totoo, Haruko, dahil nakikita ko sa mga mata mo at nararamdaman ko na totoong mahal mo talaga si Hanemichi, kaya hindi namin hahayahan na magkahiwalay kayo ulit.
pagpasensyahan mo na si Hanemichi Haruko. Gunggong kasi kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Wika naman ni Mira kay Haruko. Alam mo Haruko, mas gusto ko na kayo ang magkatuluyan ni Hanemichi in the future. Dahil alam ko na isa ka sa naging dahilan para magbago si Hanemichi. Kaya hindi ako papayag na mag-break kayong dalawa ni Sakuragi. At hindi ko papayagang mangyari ulit ngayon yung nangyari sa pagmamahalan namin ni Michi noon. Dugtong panihana sa sinabi ni Mira. Unti-unti namang gumaan ang loob ni Haruko dahil sa sinabi ni Hana. Ang swerte ko naman dahil napunta ako sa tamang lalaki at ang babait pa ng pamilya ng lalaking mahal ko. Pinapangako ko na kahit ano ang mangyari ay hindi ko iiwan si Sakuragi. Dahil ang totoo ay kulang ang araw ko kapag wala si Sakuragi sa buhay ko. Wika ni Haruko sa kanyang isipan habang nakayakap pa rin sa kanya si Hana. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagtungo na ang lahat sa silid at binagmasdan si Sakuragi na nasa mga oras na iyon ay wala pa ring malay. Maya-maya ay tumawag si Takinori kay Haruko at sinabi nito sa kanyang kapatid na 3 araw siyang hindi makakauwi dahil sunod-sunod ang laban ng Hiroshima Fireflies. Naku, mukha yatang kailangan kong makitulog muna sa mga best friend ko. Dahil ang lungkot namang mag-isa sa bahay. Wika ni Haruko matapos nitong makausap sa phone ang kanyang kuya. Wag na Haruko, doon ka nalang matulog sa bahay para mas maging panatag ang loob ng kuya Takinori mo. Wika ni Mrs. Rina kay Haruko. Hindi po ba nakakahiya sa inyo? Tanong naman ni Haruko kay Mrs. Rina. Huwag ka nang mahiya dahil parte ka na ng pamilya namin Haruko. Tugon naman ni Mrs. Rina. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagtungo na sina Kenshin, Renshin, Rika at Haruko sa tahanan ni Narika upang magpahinga habang sina Mira at Sawataro naman ay bumalik na sa tahanan ng kanilang lolo Dan upang magpahinga. Ang 4 na ungas naman ay nagtungo na sa tahanan nila ni Sakuragi. Samantalang si Hana at Rina naman ay naiwan sa ospital upang asikasuhin si Hanemichi. Sa bahay ni Mr. Dan. Nang malaman na ni Mr. Dan na nakakonfine na si Sakuragi sa ospital, ay inutusan niya ang iba niyang mga tahuan. Nagwardyahan ang tahanan ni Hanemichi. Sapagkat alam nito na anumang oras ay maaaring sumalakay ng mga dating kaaway ni Sakuragi sa tahanan ng kanyang apo. Bukod kay Mr. Dan ay nagpadala rin ng mga tahuan ang isa pang lolo ni Sakuragi na si Mr. Sutaro upang siguraduhin ang sekuridad ng tahanan ni Sakuragi. Samantala, habang wala pa ring malay si Sakuragi ay naglakbay ang diwa nito sa isang panaginip. At sa panaginip na iyon, ay naglalakad si Sakuragi sa daan patungo sa Kanagawa University. At nang makapasok na si Sakuragi sa campus ay nagtaka ito sapagkat walang katao-tao doon. At nang makarating na si Sakuragi sa pinakalikurang bahagi ng paaralan ay nakakita siya ng nagliliwanag na pinto. Sa pagkakataong iyon ay dahan-dahang naglakad si Sakuragi patungo sa nagliliwanag na pinto. At sinubukang buksan ni Sakuragi ang pintuang iyon ay pinigilan siya ng tinig na nagmumula sa kanyang likuran. Sakuragi, huwag kang pumasok dyan. Wika ng tinig na nagmumula sa kanyang likuran. At paglingon ni Sakuragi sa kanyang likuran ay nakita nito ang kanyang yumaong ama na si Michi. Papa, bakit ka po nandito? Tanong ni Sakuragi sa kanyang ama. Nandito ako para pigilan ka sa gagawin mong pagpasok dyan. Tugon naman ni Michi sa kanyang anak. Sabay turo nito sa nagliliwanag na pintuan. Kapag pumasok ka kasi dyan, ay hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Hindi mo na rin makakasama ang mama at ang mga kapatid mo. At hindi mo na rin magagawang tuparin ang pangarap mong makapaglaro sa NBA. At hindi mo na rin mapapakasalan si Haruko. Dugtong pa ni Michi sa kanyang sinabi.
ang hindi alam ni Sakuragi ay konektado ang panaginip niya sa panaginip ng kanyang ina. Paano mo pong nalaman ang tungkol sa mga pangarap ko sa buhay, pati ang tungkol sa amin ni Haruko, my love? Nagtatakong tanong ni Hanemichi sa kanyang ama. Sakuragi, lagi kitang sinusubaybayan kahit wala na ako sa piling mo. At masaya ako dahil nagtatagumpay ka sa mga pangarap mo. Tugon naman ni Michi sa kanyang anak. Maya-maya ay nakita ni na Michi at Hanemichi si Hana na papalapit sa kanilang dalawa. O ayan na pala ang mama mo. Sinusundo ka na niya, Hanemichi. Wika ni Michi kay Sakuragi. Pagkatapos ay maglalakad na sana ito papasok sa nagliliwanag na pintuan nang biglang nagsalita si Hana. Sandali lang, Michi, mahal. Bago ka umalis, pwede ba tayong mag-usap sandali? Wika ni Hana kay Michi. Agad naman lumapit si Michi kay Hana at doon ay mahigpit na niyakap ni Hana si Michi hanggang sa hindi na nito napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Patawarin mo ako, Michi, kung hindi kita nagawang ipaglaban sa mga magulang ko. Naluluhang wika ni Hana kay Michi. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin, Hana, dahil alam ko hindi mo kasalanan kung bakit kayo nagkahiwalay at nagkakalayo. Ang hiling ko lang sana sa iyo ay alagaan mo ang mga anak natin at huwag mo silang papabayaan. Hangad ko ang kaligayahan ninyo at dalangin ko sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na palagi sana kayong gabayan. Tugon naman ni Michi kay Hana. Maya-maya ay tumingin si Michi kay Sakuragi. Sabay sabi nito nang, ikaw naman, Hanemichi, ang masasabi ko lang sa iyo ay huwag mong paiyakin si Haruko dahil nababawasan ang kagandahan ng jowa mo. At saka, huwag mong isipin na kaya ka lang minahal na Haruko ay dahil sa larong basketball. Ang totoo ay minamahal ka ni Haruko dahil sa ugali mo. At kung maaari lang sana ay iwas-iwasan mo na ang kagunggungan mo, Sakuragi. Wika naman ni Michi kay Sakuragi. Pagkatapos ay unti-unti na itong naglaho sa paningin ni Hanemichi at Hana. At nang tuluyan ng maglaho si Michi sa paningin ni Hana at Hanemichi, ay nilapitan ni Hana si Sakuragi at niyakap nito ng napakahigpit. Mama, wala ka na pong dapat na ipaliwanag dahil alam ko na po ang lahat. Wika ni Sakuragi sa kanyang ina. Maraming salamat, anak. At napatawad mo na ako sa lahat, pati na sa mga panahong wala ako sa tabi mo. Hayaan mo, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo, Hanemichi. Basta huwag mo na kaming iiwan dahil masasayang lang ang pag-uwi namin dito sa Japan kapag sumunod ka sa papa mo. Tugon naman ni Hana kay Hanemichi. Opo, mama, pangako po. Hindi ako papasok sa pintuang iyon. Marami pa akong pangarap na gustong tuparin at gusto ko pa kayong makasama ng mahabang panahon. Muling wika ni Sakuragi sa kanyang ina. At doon na natapos ang totoong panaginip ni na Sakuragi at Hana. Napakaganda pero napakalungkot naman na panaginip na iyon. Wika ni Sakuragi nang magising na ito sa kanyang pagkakatulog. At doon ay napansin ni Sakuragi na nakayakap sa kanya ang kanyang ina. Sa pagkakataong iyon ay nakita naman ni Sakuragi na tahimik na natatawa si Rina dahil sa pagkakayakap ni Hana sa kanya. Kaya naman, nakarandam ito ng matinding hiya. Mama, tignan mo si Tia Rina. Pinagtatawanan tayo, wika ni Sakuragi sa kanyang ina. Hayaan mo siya, anak, dahil natutuwa lang iyan sa atin. Tugon naman ni Hana sa binata. Kinabukasan ay naging laman ng usapan ng mga estudyante ang ginawa ni Morishige kay Sakuragi at nagtrending iyon sa social media. At ang mga sinabi ni na Sawakita Tarikawa sa interview kahapon ay naging trending din at napanood iyon ni Sakuragi. At pagsapit ng alas 4 ng hapon ay sabay-sabay na dumalaw ang buong team ng Kanagawa kay Sakuragi. Hoy Gunggong, bilis-bilisan mong magpagaling dyan. Dahil babawian mo pa si Morishige. Pang-aasar na wika ni Rokawa kay Sakuragi. Wala na yon, suspendido na ang buhok na iyon. Tugon naman ni Sakuragi kay Rokawa.
at hindi nga nagkamali si Sakuragi sa kanyang sinabi, sapagkat makalipas lang ang ilang sandali ay nakatanggap ng email ang lahat ng mga player na kalahok sa college matches na si Morishige ay pinatawan ng suspension sa paglalaro at tatagal iyon hanggang sa matapos ang nasabing tournament. Bukod pa riyan ay pinagmulta rin ang Tokyo International University dahil sa pangungonsente nila sa dirty tactics ni Hiroshi Morishige at nakapost din iyon sa FB page ng college basketball. Maya-maya ay napatingin si Sakuragi kay Haruko, sabay wika nito nang, "Haruko, ano na ang decision mo? Maghihiwalay na ba tayo?" Birong tanong ni Sakuragi kay Haruko. "Gonggong ka talaga. Hindi mangyayari iyang nais mo." Masungit namang tugon ni Haruko kay Sakuragi pagkatapos ay isang madiing halik sa labi ang ibinigay ni Haruko kay Sakuragi. "Gonggong talaga. Wika ni Najin, Fukuda at Tokawa kay Sakuragi." Napangiti naman ang lahat sa kanilang nakita. Pagkalipas ng isang araw ay tuluyan na ngang nakalabas ng hospital si Sakuragi ngunit kailangan pa rin niyang magpagaling ng husto kaya naman nagdesisyon sina Mrs. Rina at Hana na doon muna manatili si Sakuragi sa bahay ng kanyang lolo Dan. Season 1 Finale, Author's Note, mga idol, hindi pa ito ang pinaka-ending ng story dahil marami pa po ang mga mangyayari sa kwento. At maraming salamat din po sa mga sumuporta mula sa simula hanggang sa matapos ang season 1 ng kwentong ito. Abang-abang na lang po sa susunod na yugto ng College Matches. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.